Magandang araw po. Ako po si Juanito, Sir Paul. Bago lang po ako sa channel mo. Naintriga naman ako kasi aksidente lang pong lumabas yung channel mo sa YouTube ko. At ang mapakinggan ko nga, nagustuhan ko at nakarelate ako sa isang kwento mo. Sakto na yan, kaya ako nagpadala nito nang dahil sa kanya. Kung bakit, malalaman po ninyo. Taong hindi ko na lang po babanggitin. Binata pa lang po ako nito. Kami mga kabarkada ko, excited na po sa magaganap na pista sa baryo namin. Kapag kasi pista, inaabangan to ng mga kabataan sa amin. Kasi dito, nagaganap yung mga maliligaw, paglalande, at mga kalokohan namin noon. Kahit kasi nasa baryo lang kami ng mga kaibigan ko noon, maluloko po talaga kami. Oo, masisipag kami sa trabaho namin sa umaga. Pero pagsapit po ng dilim, andyan na po yung mga inuman, hanap ng babae, tapos kung papala rin, maka-score. Alam niyo na yan. Dumating po yung araw ng pesta. Siya nga pala, pakilala ko rin po sa inyo yung mga kaibigan ko. Si Justoni, si Marco, pati si Ending. Matali kong kaibigan niyang mga yan. Talagang kasama ko sa hirap at ginhawa. Siyempre, lalong-lalo na sa mga kalokohan. Kasama ko po si Justoni sa bukid. Samantalang si Marco at Enting naman, sa pastulan po nagtatrabaho. Kaya ang nakakasama ko po talaga ng madalas, si Justoni. Justoni, anong oras kaya matatapos yung dalawa sa trabaho? Hindi ko rin alam eh. Palagay ko maaga rin matatapos yung mga yon. Ayaw nang mauusan natin sila. Tsaka kasi kapag hindi sila nakasabay sa atin, mauubusan ng chicks yung mga yun. Meron kasi kaming usapan nun na dapat matapos po ng umaga yung mga trabaho namin. Tapos pupunta kami ng bayan. Mamimili kami ng mga bagong damit. Importante yun para makakuha ka agad ng kapartner namin. Marami kasi talagang dadalo ng kababaihan doon. Mula yun sa iba't ibang baryo na malapit sa amin. Ganun talaga kapag pesta. Dayuhan lang yan. Maaga po kami nakatapos ni Justoni sa gawain namin. Sakto naman na pagdating namin doon sa tagpuan, kararating lang din po nila Enting at Marco. Aba, mukhang hindi talaga kayo magpapahuli ah. Siyempre naman, kanina pa nga kami nag-iisip ni Enting ng susuotin namin eh. Ayaw namin maboke ang iyong taon no? Mukha ba? Tawanan lang kami magkakaibigan. Nagpunta kaming bayan at naghanap kaagad ng kanya-kanya naming pamorma. Sa totoo lang, bihira lang din naming magawa sa sarili namin yon. Kasi kapos din talaga kami. Pero para sa babae, nag-e-effort talaga kami. Alam niyo naman, mapupusok talaga kami mga kabataan. Nakabili kami ng mga damit namin. Tapos noon kanya-kanya na rin uwi sa bahay at pamilya namin. Si nani at tatay nga, todo paalala sa akin. Anak, hinahina lang kayo mamaya ha, huwag masyado maglalasing. Hoy, Juanito, mag-ingat kayo sa mga kinikilala niyong tao ah. Kapag mga dayo, huwag kayo basa-basa magtitiwala. Marami mga nalililing dyan. Opo naitay, kayo naman oh, ilang taon na kaming dumadalo sa sayawan eh, wala naman pong nangyayari sa amin. Ibahin mo ang panahon ngayon kumpara sa noon. Maraming mga napapabalita sa kabilang bayan na naano tay, naswang, nagpapaniwala kayo roon. Gawa-gawa lang yun. Alam nyo naman na siraan nyo ng mga ani para kung sino may magandang produkto eh di doon bibili yung mga taga Manila. Nako naman tay, tanda-tandaan nyo na eh. Hay nako, Juanito. Masyado ka pa talagang bata mag-isip. Wala ka pang alam sa mundo. Basta, umuwi ka na lang na maaga. At alam kong puro kalokohan lang din yung gagawin nyo ng mga kaibigan mo. Ako naman, nagmano na lang sa mga magulang ko. Sabay binigyan sila ng nakakalokong ngiti. Napingot pa nga ako ni tatay bago umalis pero ayos lang. Sayawan eh. Bakbaka na. Alas 7 po ng gabi, nandoon na kami sa sentro ng baryo namin. Nandoon na po yung mga malalaking speaker, yung mga disco lights,
Tapos yung parang stage na napalilibutan po ng dahon ng buko. Oh, sa mga taga-probinsya dyan, sino makakarelate sa akin? Tapos yung tugtugan, yung touch by touch ng Joy. Ay sus ko bay, sino makakarelate dyan? Habang nagiinom ng beer noon, pasimple kami nagmamasid sa mga bagong dating na babae. Kanya-kanya na kami pili pero wala pa rin ako mapusuan. Yung tatlo nga, meron ang kinakausap ng mga partner. Samantalang ako, bote pa rin ang beer ang inunguso. Lumipas ang mga oras. Alas 9 ng gabi. Kagulo na po sa gitna. Sayawan na yung mga tao. Lasing na ang karamihan at halos nagwawala na. Samantalang yung tatlo kong kaibigan. Ayun, wala na ang mga gunggong. Kumana na ang mga kalokohan. Ang bala kasi talaga namin, yung may hila naming kapares. Nadali namin sa damuhan. Tapos ayun na, kung makakaskora, edi buenas. Maya-maya po, minapansin akong isang babae nagsasayo doon sa gitna. Mag-isa lang po siya sa gitna at para bang mahinihinti at para bang nagmamasid-masid. Tae na, hindi pwedeng mapag-iwanan ako. Tsak, pagkakantsawan ako ng mga kaibigan ko. Kailangan, meron akong maisayaw. Kahit wala lang score, bahala na. Hi miss. Dinedma lang ako ng babae. Miss naman, nagpapakayala lang ako. Umiwas siya sa akin. Ganyan ba porket ang hilyong kagandahan hindi ka na mamamansin ng mababang uling tao? Nakita ko napangiti siya. Nakuha ko yung attention niya. Yun, namamansin palang isang diwata. Ikaw ah, magaling kang mambola. Ilang babae na ba yung nabingwit mo dyan? Uy, hindi ako mangingisda no. Isa lang akong simpleng lalaki naghahanap ng makakasayaw. Sakto, sweet song na yung pinatugtog noong DJ. Nakuha ko yung trip ng babae na nagangalang palang Danica. Nagsayaw kami. At doon ko na-realize na maganda pala siya sa malapitan. Sexy rin tapos mukhang palaban. Nakausap ko siya. Taga kabilang baryo pala siya. Dumayo lang daw siya doon sa amin para makisayaw. Ang swerte ko naman, ako pa yung napili mong isayaw. Wala eh, magaling ka kasing mambola. Nakuha mo ako. Uy, hindi. Wala naman talaga ako interes magsayaw eh. Ang gusto ko lang mag-inom. Kaso yung mga kasama ko, inuwanan na ako. Sumama sa mga babae nila. Eh, nagkataon naman na. Nakuha mo ako sa ganda mo. Ayun, lumapit lang naman ako at sinubukan kang kausapin. Namamansin palang diwata eh. Baliw, sira ka ha. Magaling ka talaga mambola. Pero Danica, wala ka ba talagang kasama? Meron. Nasaan? Nandyan lang sa tabi-tabi. Nandyan lang yung mga kaibigan ko. Huwag ka mag-alala. Kasabay po nun, bigla po siya nagbigay ng nakakalokong ngiti. Ewan ko pero creepy man para sa akin. Pinainit po ako ng ngiting yun. Gusto mo mag-usap tayo sa mas tahimik na lugar? Ano? Nauutal pa ako nun. Hindi na nga ako nakatugon basta. Hinila na lang po niya ako. Namalayan ko na lang nasa gitna na kami ng kakahuyan. Medyo agresibo nga si Danica. Pero yun ang gusto ko. Palaban. Sinundal niya ako sa puno. Sabi halik sa akin. Hindi ko nga alam kung tama ba yung pagtugon ko sa halik niya. Habang hinahalikan nga niya ako, medyo nailang ako. Yung lasa kasi ng laway niya. Hindi po masarap kagaya ng ibang natikman kong babae na manamis-namis yung laway. Yung laway niya kasi medyo malangsa. Pinagpalagay ko na nga lang na baka kakakain lang. Pesta kasi noon. Bukod po doon, sobra pong agresibo niya. Nakahagat na nga niya ang labi ko. Nasasaktan na ako. Nalalasahan ko ngayon sarili kong dugo.
Medyo napapalakas na nga rin yung pagdiin niya sa puno sa akin. Nasasaktan ako. Malakas siya. Iba ang lakas niya kumpara sa mga babae. Ariko, teka Danica. Danica, sandali. At nagulat na lang po ako nang bigla po nagkaroon ng pangil si Danica. Uy, ano nangyayari sa'yo? Diba, heto ang gusto mo. Sa isang iglap, bigla pong naging halimaw yung babaeng nasa harapan ko. Bigla rin ako nakarinig ng mga sigawan po sa paligid. Nagmumula yung sasayawan. Natigil na nga po ang tugtugan. Gusto ko na nga pong tumakbo o kahit sumigaw man lang. Kaso, hindi ko magawa. Naistatwa po ako. Binuka ng halimaw na yun yung malaki niyang bunganga. Naglitawan po yung malalaking ngipin at mahaba niyang dila. Ang baho po ng amoy. Mas lumangsa. Alam ko na po yung susunod na mangyayari. Kakainin niya ako. Nangaamba na po ito. Nagulat na lang po ako nang may humampas na kung ano sa likod ng ulo ng halimaw. Agad-agad, naatumba paharap yung halimaw at tumambad po sa likod niya si Enteng at si Marco. Juanito, gumalaw ka! Mga aswang! Inaatake tayo ng mga aswang! Sinampal pa ako ni Enteng para matauhan lang ako. Si Gestoni, kailangan nating hanapin, hindi namin siya makita. Tumakbo na kami noon. Naglibot-libot kami. Dumaan pa kami sa sayawan pero wala lang tao doon. Bakas na lang nang naiwan na kaguluhan yung naiwan. May mga dugo rin nagkalat. Nakakakilabot nga. Nakakatakot. Hinala pa po namin si Gestoni pero wala talaga. Sinubukan pa naming suungin yung kagubatan pero inabot na kami ng umaga. Wala pong Gestoni ang nagpakita sa amin. Naiyak na nga kami noon. Natatakot kami sa mga posibilidad na pwede mangyari sa kaibigan namin. Noong umagang yun, dumating na po yung kapulisan at sangay ng barangay namin. Lahat sila, walang kaalam-alam sa nangyari. Hindi nila alam kung paano aaksyonan yung nangyaring pag-atake. Hindi nga rin namin masabi sa kanila na nawala yung kaibigan namin kasi marami din nagwawala at base sa mga yun, marami din pong nawawala ng mga tao. At bukod doon, napakarami pong nasugatan. At kagaya po ng sinabi ko noong una, kaya ko po naipadala itong kwentong ito. Dahil po sa isa pong story nyo na napakinggan ko, neto-neto lang. Malakas ang pakiramdam ko, siya po yung taong tumulong sa amin para muli pong makabalik sa amin ang kaibigan namin si Gestoni. Kung paano, heto. Nung umagang yon, bukod po sa kapulisan at mga sangay ng barangay namin, meron din pong isang lalaking dumating. Binata. Siguro nasa mahigit 20 ang edad niya. Lamang lang po siguro sa amin ang edad. Makisig po ang katawan niya. Matangkad. Ang garangan ng kasuotin niya eh. Mukhang mamahalin. Tapos itim na itim. Napansin po namin siya. Kasi marami siyang kinakausap na tao. Para po siya nag-i-interview. Tapos may hawak-hawak siyang notebook. Sinusulatan niya iyon. Di kalaunan po, kami naman yung kinausap niya. Mga tol, pwede ba kayo makausap? Ako nga pala si Ernie. Magtatanong lang ako kung nandito ba kayo kagabi? Oo kuya. Sakto na yan, kaming tatlo. Nakaharap kami ng halimaw. Ganun ba? Mga tol, gusto ko lang sabihin sa inyo na nakaharap ninyo. Huwag kayong magugulat ah. Aswang yun. Mabuti hindi kayo napano. Seryoso ba kuya? Totoo bang aswang yun? First time lang din kasi namin makakita ng ganun eh. Nakakatakot siya. Mabuti nga nakatakas kami. Kuya, siya nga pala yung kaibigan po namin si Gestoni. Hindi na po namin nakita mula kagabi. Huli namin siyang nakita, sumama siya sa isang babae tapos yun na po, wala na kuya. Si Kuya Ernie,
Halos lahat ng sinasabi namin, sinusulat niya po sa notebook niya kung ano mga pinagsasabi namin para talagang nililista niya para bang kumukuha siya ng impormasyon sa amin. Ganito mga tol, susubukan kong hanapin yung kaibigan nyo. Kung makita ko siya, gagawin ko ang makakaya ko para makabalik siya sa inyo. Pero ngayon, ang gusto kong gawin ninyo, umuwi muna kayo at delikado pa rin ang paligid. Maraming aswang anandyan lang. Ako nang bahala sa kanila. Maraming salamat kuya. Sana po magtagumpay kayo. Gabayan sana ako yun ng Panginoon. Ginawa namin ang gusto ni Kuya Ernie. Naghihintay kami ng mga balita tungkol sa mga nawawala pati kay Gistoni. Hindi nga kami mapakali noon. Nagpunta kami sa bahay ng mga magulang niya. Awang-awa rin kasi kami sa mga magulang ni Gistoni noon. Wala silang magawa. Isip sila lang isip sa anak nila. Lumipas ang magdamag. Pagsikat po ng araw, nagulat na lang po kami nang may kumatok po sa pintuan ng Gistoni. Pagbukas po ng pinto, tuwang-tuwa kami kasi si Gistoni na po yung bubungad sa amin noon. Iyakan syempre, yakapan, hindi nga kami makapaniwala noon. Si Gistoni nga, kinuwento ka agad kung ano nangyari sa kanya kasama yung ibang taong kinuha ng mga aswang. Mga pre, walo kaming kinuha ng mga aswang. Hindi kayo maniniwala pero dinala nila kami sa gitna ng gubat, ang layo pa. May mga kabahayan nga doon eh. Ang sabi pa nga nila, kakainin daw nila kami. Pero mabuti na lang, may dumating na lalaki. Nagpakilala siyang Ernie. Sabi niya kilala niya raw siya. Basta ang galing niya makipaglaban mga pre. Kinain niyang labanan yung mga aswang. Yan dami pa naman doon. Siguro aabot sa 20 yung mga aswang doon. Tapos yun, niligtas niya kami. Pinauwi niya na rin kami dito. Grabe pre, sa totoo lang, ang galing niya talaga. Sobrang saya namin noon. Pero hindi maialis sa amin na humangas sa kwento ni Gistoni. Hindi namin inakala na yung binatang na sa harapan ng namin, napakagaling pala. At tutuparin niya talaga yung sinabi niyang tutulungan niya yung kaibigan namin. Sinubukan nga namin siyang hanapin pero hindi na po namin nakita si Kuya Ernie. Magpasalamat mo lang sana magawa namin kaso wala na talaga. Sayang ay pagkakataon. Bale, hayo na po. Yun na po yung kwento namin ng mga kaibigan ko. Yung imbes na kami yung gagawa ng kalokohan, kami pa pala yung nagawa ng masama. Sana po kahit kalokohan lang yung kwento namin, nagustuhan po ninyo at minakuha kayong leksyon. Huwag nyo kaming tutularan. Karama na siguro namin yun. Kay Kuya Ernie naman, marami pong salamat sa pagtulong sa kaibigan namin. Dahil kung hindi sa inyo, baka ngayon, baka hindi na po namin siya nakakasama. Sana nga, ikaw nga po yung nagsend ng kwentong napakinggan ko rito. Sana mapakinggan mo rin ito at hindi po kami nakapagpasalamat ng formal sa'yo. Mula po sa puso namin magkakaibigan, Kuya Ernie, maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat din po Sir Paul. Kung mapili, more power pa po sa channel ninyo. Hello guys, happy Thursday. Update lang po sa t-shirt natin. Kahapon, hindi po namin nakuha yung t-shirt, probably baka mamaya or kung hindi pa, baka bukas. Pero sa mga interested po kumuha ng t-shirt, pwede na po kayong mag-order. PM lang po sa ating Facebook page, Classic Designs. Yan po, papakita ko po yung designs dyan. Pwede na po kayong mag-order. As soon as makuha namin yung t-shirt, pwede na po, papadala na po namin kaagad sa inyo. Kung paano, punta lang po kayo sa mga Facebook accounts ko. Paul Bringuela, isearch nyo po, add nyo po ako, chat nyo po ako doon. Or kung hindi man, hindi nyo makita, punta po kayo sa Facebook page namin, Creepy Mac Panset Stories, Creepy Mac Panset,
or Creepy Mac Gaming. Alin man dyan sa tatlong yan or apat man niya na Facebook accounts, ako po yung nagmamanage niyan or yung misis ko. Pero mostly ako po yung makakachatcha dyan. Kaya kung paano mag-orders, kung magkano, punta lang po kayo sa Facebook page. Muli po, available na po ang Creepy Mac Pancet t-shirt natin. Classic designs, kulay black, paborito ng lahat, logo natin yan. Yun lang po, maraming salamat. Proceed na po tayo sa shoutout. Hindi ko na po nililisin yung aso na yan. Pasensya na kayo. Alright, Dimple Sumi, shoutout sa'yo. Siyempre si Miss First yan. First natin yan. Kung first man sa komentan, first din sa pag-order sa mga merch natin. Actually, naka-order na nga siya eh. Nakapagpa-deserve na siya ng isang t-shirt. Diba? Miss First sa lahat. Thank you, Miss Dimple Sumi. The best ka talaga. Next, si Miss Lady Rain, Genevieve Carbonilla. Lady Rain, ulit. Alia Anshari, maulang hapon daw. Imelda Reyes, Karen, Sumalinog, Chaniel, Annika Mishka, Crizel Roque, Donna Bulawan, from Cainta Rizal, Richelle Masarap, Bernadette Falcon, from Tibag Tarlac, Arellano, Jeffrey, taga Navotes daw siya, sure yan, true sa Fishport, yung kwento na yan. Sababi niya, mga kwento ang kababalaghan, Betlisa, Maika Osorio, Ringonoy, Estelle Luno, Lizelle Blas, ganang umaga everyone, enjoy listening sa araw-araw na kwento ni Sir Paul, nakatatakutan, Sheila May Vista, Margie Gadate, Red Rosal, bago ro umidlip, sarap daw makinig ng kwento, John Santos, Aida Samad, Susan Villakeran, Lady Warrior 08, si user, dapat man lang sana nilagay mo yung birthday mo, nilagay mo yung name mo para nabati kita, happy birthday mo, happy birthday po. At si Susan Villakeran daw, September 7 or today, happy birthday sa iyo ma'am, more birthdays to come, God bless you po. Ruthless Galiela, Ariam, Rom Nick Saher, Tessa Watanabe, Michael Sardan, Mary Asilar, Termi Gislim, Myla Makatigwib. Hi, masarap na pampatulog. Hello po sa lahat kay Sir Paul. Elaine Almera, member natin yan na sobrang tagal na. Aya Shada, D. Santiago, Mayra Tumibay, Kiss Justine, good day Sir Paul, sensya na busy kasi sa work ngayon lang nagka-free time, by the way, listening from Mindanao. Giovanni Walker, Lednuj, Aida Samad, Lodi, shoutout po yung kapatid ko na bangag kakanood po sa inyo. Salamat dahil nahanap niya channel mo nang dahil sa iyo nalilibang siya. Nagugulat na lang kami dahil minsan sisigaw na lang ng pagkalakas-lakas dahil sa gulat sa mga kwento mo. Minsan naman ngingiti, minsan nanginginig sa takot, haha, sobrang addict niya sa iyo. Shoutout po sa kapatid mo, ano bang pangalan niya, sana nilagay mo. Lagi siyang late sa trabaho dahil hindi natutulog. Nasa book to na agad siya nung traitor ng San Rafael. Sa San Vicente, nakalimutan niya basta may traitor. Shoutout po sa bunso namin na kasama ko dito sa KSA, Aliyah Haron Cali. Ayun. Shoutout po kay Aliyah Haron Cali. Thank you po sa pakikinig. And more power pa po sa inyo. Nika Bustamante, Kesa or Cesa Ringwig, Ezekiel Hapatapantig. Bakit ganon? Iniiwasan niyo ako ma-shout. O shoutout sa iyo Lord, so ka na iiyak ha. Ezekiel Hapatapantig. Baka kasi ngayon ko lang nakita yung comment mo, or baka late ka na nagko-comment, or baka restricted yung account mo sa pagko-comment. Pero anyways, shoutout sa iyo Lord, Ezekiel. Shoutout sa iyo. Thank you. Heidi Jimena, listening from Pulidan, Bulacan. And last po siya shoutout natin for today si Belen Malbas. Muli guys, available na po yung Creepy Mac Pancet t-shirts natin. Classic designs, color black.
Andyan po yung logo natin. Chest, right chest, small logo. And then, syempre yung logo na signature logo natin na malaki sa likod. May mga etiketas, may free sticker. Yan. Mamaya, makukuha na namin siguro yung mga stocks namin kasi nag-update na, konting tahi na lang daw. And then, sa mga gusto mag-inquire, mag-ask kung paano mag-order or mag-order na talaga, punta lang po sa Facebook pages ko. Creepy Mac Panset Stories, Creepy Mac Panset, or Creepy Mac Gaming, or hanapin nyo na lang po yung personal account ko na Facebook. Add nyo po ako, kwentuhan tayo. Paul Bringuela. Alright? Search nyo lang po sa Facebook. Maraming salamat po guys. Yun lang po muna ang kwento at shoutout natin sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawang patuloy na pagsuporta at pakikinig. Yun lang po, Mac Panset out. Thank you.